Naghahandaan na ang pamahalaan para sa pagbalangkas ng isang framework agreement na magbibigay daan para sa formal na pagsisimula ng peace negotiations sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front. Ito ay matapos magkasundo ang dalawang panig noong nakaraang linggo sa Oslo, Norway, na muling buksan ng peace talks tungo sa pagkakaroon ng isang final peace agreement na siyang magtatapos sa higit 5 dekadang bakbakan sa pagitan ng gobyerno at mga rebeldeng komunista. Niwala po kami at saka naibigay po namin sa kabilang party na dapat bumuo po ng tinatawag na bagong framework kung paano ang parameters ng negotiation. Ayon kay Galvez, mahalaga magiging input ng iba-ibang sektor sa pagbalangkas ng framework. We should involve everybody, the religious, yung tatawag natin yung mga stakeholders, yung mga armed forces of the Philippines. We have to consult our soldiers. Nilinaw naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na hindi pa formal na nagsisimula ang peace talks at tuloy pa rin ang mga law enforcement operations ng otoridad. There are no formal peace talks yet. And so, people who are reacting are jumping the gun. Alright? Ang klaro dito is that the armed forces will continue their law enforcement operations. Gayunpaman, dinuturing na napakagandang balita ito sa AFP tungo sa hangad na kapayapaan sa bansa. It is the soldier more than anybody else who wants lasting peace, no? Who wants this conflict to finally end. Bagamat walang ibinibigay na timeline ng mga opisyal ng gobyerno kung kailan magsisimula ang peace talks, positibo naman si Galvez sa pinapakitang commitment at sinseridad ng kabilang panig. It should be anchored on goodwill, yung tinatawag natin ng sense of dignity and also mutual respect to each other. Suportado rin ang Makabayan Bloc ang muling pagbubukas ng peace talks sa pagitan ng gobyerno at NDF. Ay, wini-welcome namin ito para magkaroon ng just and lasting peace at syempre no, ma-address yung mga root causes of armed conflict. Para sa peace negotiator at Ramon Magsaysay awardee na si Miriam Coronel Ferrer, maraming dahilan kabilang na ang external threat sa bansa gaya ng China ang bumubuo ng magandang pundasyon para isulong ang isang kasunduan para sa kapayapaan. It does look like they are already imagining a possible transformation. Of course, it doesn't mean that they didn't have that framework in mind before, but to put it in that statement, to agree on a process of transformation, although it wasn't spelled out, there is probably that kind of moving towards something that is really more permanent. Taong 1987, ang unang sinubukan ng administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino ang usaping pangkapayapaan sa CPP-NPA-NDF. Ilang beses din muling binuksan ng mga sumunod na mga administrasyon ang peace talks, pero lahat ng ito ay hindi naging matagumpay. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,